Hindi lahat ng taong kaibigan mo dapat mong pagkatiwalaan. Hindi lahat ng taong nakakasama mo ay totoo sa'yo. Hindi lahat ng taong akala mong kaibigan mo ay kaibigan mo talaga. Hindi lahat ng taong pinagkakatiwalaan mo ay katiwa-tiwala talaga. Nagkaroon ako ng mga kaibigan. Minahal ko sila, syempre. Pag kasi ako nagmahal ng kaibigan, is bigay lahat. Minahal ko sila. Binigay ko lahat na as long as kaya kong ibigay, alam nila yan. Ganun din sila sa akin in return. Naging masaya kami, masayang pagsasama. Alam niyo, sinabi ko sa sarili ko na eto yung perfect friendship na hinahanap ko. Hanggang sa mas lumalim pa sa tingin ng kapatid yung pag-ano namin. Alam niyo, parang magkapamilya kami na hindi lang magkapatid eh. Para mas malalim pa dun na sobrang saya namin. Yun. Pero the end of the day, may plano pa silang masama. Ngayon, alam ko na lahat. Pinagtagpi-tagpi ko yung lahat na nangyayari at ngayon nalaman ko na. Masakit sa akin yun. Gusto lang. Sakit ang ginawa nila sa akin. Ilang araw ako di nakatulog. Ilang araw akong stress na stress. Ilang araw ako nagtatanong bakit. Bakit yung nagawa sa akin to? Bakit? Naging malaking parte kayo ng buhay ko, pati sa pagkakamali ko, alam nyo yan. Sobrang laking parte nyo dun. Pero bakit? Pero ganun pa man, okay, nasa tanggap ko na eh. Manhid na ako ngayon. Manhid na. Wala na ako nararamdaman na sakit. Wala akong nararamdaman na panghihinayang. Wala na. Manhid na. Ang nasaktan lang ako doon, umpisa pa lang, paranado na. Doon ako nasaktan sa pertano eh. Lahat ng tao tingin sa akin masama. Manluloko, mukhang pera, scripted. Yun, lagi tinanggap ko. Kasi may pagkakamali ako. Pero hindi mo alam na habang sinasabi mo yun, nagkakamali ka din. Kaya pala, huwag kayo magalit sa kambal. Malinis sila. Oh yeah! Nice play. Hanggang sa ngayon, naglalaro pa din sila. So, nice play. Kilala ko sila. Kilala din nila ako. Kumbaga, sabi ko nga, di ba, pare-pareho kami yung bulana. Nga yung salita ako dun eh. Pero ganun pa man, ayoko nang i-open yung issue na yun. Pasensya na kayo, di ba, kasi mapigilan eh. Kasi puro galit. Pasensya na, hindi mapigilan. Pero ganun pa man, bibigay ako sa inyo ng mga konting tips kung paano gagawin nyo sa mga peking kaibigan nyo. Na, kasi ganito yun eh. Ang kaibigan, hindi mo malalaman na peki siya. Hindi mo malalaman na peki siya pag kasama mo siya. Kasi siyempre, pag magkasama kayo, parang yung asaya-saya nyo na hindi kayo mag-iiwanan. Pero hindi nyo alam, kapag nakatalikod ka, meron silang mga hidden agenda sa'yo. Akala mo yung mga taong pag bumagsak ka, sila yung mag-aangat sa'yo. Hindi eh. Yung mga taong, pag bumagsak ka, yung mga taong alam mo mag-aangat sa'yo, sabi nila, kaya mo yan. Habang sinasabi nila yun, nakatungtong sila sa likod mo. Na mas binibigitan pa nila. Pero sila, sige, kaya mo yan, babangon tayo. Sige, tayo ka, babangon tayo. Pero hindi mo alam, nakatungtong sila sa likod mo para di ka na makatayo. Hindi mo alam na yung taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos, sila yung manggagago sa'yo. Na yung taong, siyempre, kaibigan mo, nakakapag-open ka sa kanila ng mga sekreto mo, yun yung ginagamit nila sa'yo para pabagsakin ka. Wala naman taong perpekto eh. Ikaw hindi ka rin perpekto. May mga pagkakamali ka sa buhay mo. May mga baho ka din. Siyempre, kaya nga tayo may tinatawag na kaibigan kasi nga, sila yung taong akala natin tutulong sa atin. Na kapag may problema tayo, although tutulungan ka naman talaga nila eh. Tutulungan ka nila kasi kaharap mo sila eh. Pero pag talikod mo, tutulungan ka pa rin ba nila? Sobrang, alam nyo ano eh, mas nabroken pa ako sa kaibigan kaysa dun sa ex ko. Okay na ako dun sa ex ko eh, kumbaga, goods na. Pero mas nabroken ako dun sa kanila. Kasi, bakit? Nagkulang ba ako? Bakit? Puro bakit? Bakit yung nagawa sa akin to? Ako walang problema sa akin eh. Kahit na magka-boyfriend siya, yung ano ko. Wala, okay na ako dun eh. Pero bakit ikaw pa? Pero wala, nangyari na. Sana maging masaya kayo, ganun. Sobrang sakit ang ginawa niyo sa akin. Nag-video ako ngayon. Hindi para dahil naman sa dadagan yung mga issue to. Nag-video ako ngayon kasi ito yung salubing ko. Tsaka gusto ko maging aral sa inyo ito nangyari sa akin. Na ang ahas wala sa gubat. Wala sa gubat ang ahas. Ang ahas, baka nasa tabi mo lang. Yun ang ahas. Na, tol, sana ganito, ganyan. Pero hindi mo alam pagtatanigod mo, iba sinasabi sa'yo.
maraming balat kayo. Pero ganun pa man, okay na. Nakita ko yung mga totoong kaibigan ko ngayon sa mga sa downfall kong to. Napagtagpi-tagpi namin yung nangyari. So, gusto ko mingin ng pasensya kay Kuya Pat, kay Kuya Mac, sa pamilya ni Kuya Pat, kay Papa Ronnie, kay Daddy, Mami. Sorry po sa inyo talaga. Sa mami ni Ate Faye, Chani, sa mami Daddy ni Ate Faye yun. Yun, sorry talaga sa nangyari. Pasensya na kayo. Kasi ang galing ng larong ginawa nila. Sorry na laro talaga nila. Sobrang galing nila. Kay Lawrence, sa best friend ko na lagi ko pinagbibintangan, men, sorry. Messenger video. Wait lang, tumatawag ko sa mga kaibigan ko. Kaibigan kayo, kayo maglalaan, hindi yung babae. Okay. Sa pagkakada pa akong to, tumayo ako. Na akala ko nakatayo na ako, pero natuntong para sila sa paa ko. Pero nalaman ko lahat yun, masasabi kong nakatayo na ako ngayon. Ayoko nang maging mabait. Yung hayaan mo na, kahit sabihin nila, hayaan mo na yun, hayaan mo na. Okay lang maging mabait eh, pero wag sobra. Matuto rin tayong lumaban. Kasi sarap lang sa pakiramdam. Sa lahat ng basyakin, wala akong sinagot. Simula akong pisa, alam niyo yan. Lagi na akong, hayaan niyo na sila, hayaan niyo na, alam niyo saan totoo. Pero ngayon, masarap din pala sa pakiramdam. Message ko sa inyo, huwag kayong ganun magpapakatiwala. Meron pa yung mga sikreto na pang atin na lang. Atin na lang. Kausapin natin yung magulang, yung nanay natin, kausapin natin sila. Shoutout sa mama ko syempre. Ma, I love you so much. Sa ate ko, eto, kechit na talaga, manamahal din ako. Sa buong family ko, hindi ako pinabayaan. Unahin natin yung pamilya sa ibang tao. Kasi pamilya yung kakampi natin. Lagi natin sinasabi na ganito, na yung kaibigan natin, hindi nila tayo iiwan. Totoo naman eh, hindi nila iiwan kasi sisiraan ka nila eh. Pero yung pamilya natin, sila yung totoo sa lahat. Sila. Doon ko napagtanto yan. Sila yung totoo sa lahat. Huwag tayo hanggang na magpakatiwala sa mga taong nakapaligid sa atin. Huwag. Kasi mahirap paghiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok kapag fresh pa sila pareho. Hindi mo alam yung taong naasahan mo kung totoo ba siya o hindi. Kasi madaling magbalat kayo. Madaling ipakita sa taong gusto mo siya kahit hindi naman talaga. Madaling ipakita sa tao na nagkikita sa niya kahit hindi naman talaga. Madaling ipakita sa tao na, oh, kaibigan mo ako para hindi kita iiwa kahit anong mangyari. Madaling sabihin yun eh. Madali yun. Pero parang malalaman kung totoo, diba? Sa downfall mo malalaman. Siguro ganito, akala nila hindi na babangon. Ako hindi na babangon. Parang wala na yan, wala na, lagot ka na. Eh wala, God's will. Lagi ako nagpe-pray, sabi nga, pray because it works. Lahat to plano ni God. So ngayon, alam ko na. Maging magsilbing aral sa inyo itong nangyari sa akin, please lang. Huwag kayo mag-iiwan ng ulam sa lamesa. Kasi baka merong ibang kumain. Wag na wag. So ayun na, okay na ako. Kailangan maging matatag. Ayoko na masaktan, ayoko na mag-imo-imo, yung iiyak-iyak. Tama na, tapos na eh. Maging aral sa inyo itong lahat. Maging aras sa inyo to. Mahal ko kayong lahat. Babangon ako. Nang wala nakaapak sa likod ko. Babangon ako nang tinutulungan niyo akong tumayo. Mahal ko kayong lahat. Hindi ko na kailangan magpaawa. Magaganto. Ito yung ebidensya. Ito yung ebidensya. Hindi na. Tapos na ako doon. Kayo na bahala.